pa. Huwag mawalan ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin niya. It's gonna be okay na. To all RJ Digi TV viewers, you can also watch us on YouTube channel RJ Digi TV. Just go to YouTube, type RJ space Digi TV, hit the subscribe button and the notification bell, and get your daily dose of your favorite programs. Thank you for watching RJ Digi TV. Current news, controversies, discussions, sentimiento ng bayan. Switch it on or just tune in to know the hottest and latest issues around. On Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, GMA Affordabox, and all DTT Boxes. Also heard on DZRJ at 10 a.m. Gising na! Powered by Daily Tribune. Coming soon on Teleradio Bandido TV. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ at 10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, Channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Yan. Check. Limang minuto. Makalipas ang ikalima ng hapon. At medyo sumasala. Ayan. Okay. Yan. Limang minuto. Makalipas ang ikalima ng hapon. Ito tatlo ng hapon. Sorry. At sanay tayo sa alas 5. Ano? Magandang hapon mga katribo. At mga kabandido, ngayon po ay araw ng Biyernes at ika-20 na sa buwan ng Mayo. Tatlong araw na lang at pagpapahala na ang buwan ng Mayo. Muli ay narito na naman ang inyong katribo, Romel Madrigal. At kasama ko si paring Felix Tambuco na kung saan ay nasa kabilang linya ano po,
At sa Paring Rebel, magandang hapon. Oras, kaya lang, wala ay kalatlo, at mula ay kalimang kahit anim na gabi para sa programang reporter hour ng Fairness na edisyon. Paring Felix? Magandang hapon, Paring Romel, at nandito pa rin ako sa bahagi ng Malolos, Bulacan. At ongoing itong press conference na sinasagawa nitong si dating speaker, Alan Peter Cayetano, at ganoon din itong si Kuya Alvarado. Pero alam mo, umaabot na Paring Romel, ha? Gusto kong batiin muna pala yung mga nakikinig sa atin. Magandang hapon po. At muli Paring Romel, pasensya ka natin, hindi ako nakarating ng studio eh. Anyway, mamaya ihingi ako ng pagkakataon, Paring Romel. Isisingit ko lang sapagkat na meron akong isang itatanong kay Congressman o dating speaker Alan Peter Cayetano. Tatanong ko lang itong may kinalaman doon sa kampanya sa droga sa ng pamahalaan. Sisingit ko na tanong pero mamaya isasabay ko na rin ng live na pagtatanong para sa ganun. Isang diretsuhan na lang. Pero alam mo, Paring Romel, humbly, sabi ko nga, katulad ng sinasabi ko, gusto kong batiin, magandang hapon, maligayang pakikinig. Ang lahat ng ating mga taga-subaybay dito pa rin sa Reporter Tower, sa DCRJ, at yung extension. Ha? Kasi baka ba yung next week, may iba na rin naupo sa oras na ito. Oo. Ayan. At siguro, mamaya-maya, Paring Romel, isasabay ko lang yun. At discuss ka lang muna. At alam ko, meron ka rin guest. Pero sisingit ako maya-maya habang nasa kalagitnaan kayo ng ano. Nang kwentuhan ng guest mo na ngayong hapon na ito. Batiin mo ko sa Paring Romel kung ano, kung may babatiin ka pa. Sige, at siyempre, babatiin natin yung ating mga taga-public na lagi na lamang na lagi rin sumusubay ka rin at pinili mga programa. At Paring Felix, medyo talagang maganda yung lugar mo yan. Ha? Maraming tao pa. So batiin na rin natin yung mga kasama mo dyan. At pati natin yung mga nakikinig dyan sa lugar na yan, ng, sa area mo, sa parting Bulacan. Kasama sa Bulacan yan? Sa Malolos ito, pakikita ko lang sa'yo yung ongoing press con. Pakita ko lang sa'yo, Paring Romel. Okay, sige, sige. Ito, yan. Ito yung ongoing press con. Punta lang ako sa sulok ng konti. Ayan. Ongoing pa rin ito, tulad na sabi ko, patuloy pa rin yung press con niya dito sa Pinkay Ayudan. Itong si dating speaker Alan Peter Cayetano. Pero patulad ng sinasabi ko pa rin, mamaya baka sakaling may sabay po yung pagtatanong. Actually, ito na yung mga nakikita ngayon. Itong mga technical group nila sa Facebook Live niya. Kasi itong mga mamamahayan ng karaniwan dito. O, director, ito. Ayan. Kita mo, parang nakarating ka na rin dito. Maraming tao dyan. May social distancing pa dyan, parang ikaw? Dito sa Blas Ople Hall, oo. Dito kami ngayon sa Blas Ople Hall, sa pavilion. At pagiging ang ilang kagawad ng PNP, meron din pala doon sa dulo. Oo. At mamaya may pagtatapat din ako sa iyo. At parang ko, tayo may guest sa ngayong hapon. Siguro nandiyan na rin at maaaring nakantabay na rin. Para naman malaman natin. Ito yung may kaugnayan sa, alam mo, yung usong-usong sa atin ngayon na traffic, ano? So, nais natin kung baka sakaling makatulong itong dala-dala nitong mama na ito na kung saan ay meron siyang gustong ibahagi sa atin kaugnay sa batas traffic o sa mga kaganapan sa lansangan. At siyempre, itong kailangan natin dahil nakakapagpigil din ang ating ekonomiya kung sakasakali. At ito yung nangyayari, yung matrapik ka. Diba? Tulad na nga na sinabi mo nung nakaraang Friday, ay natrapik ka sa hanggang sukat, no? Simula Alabang. So ito ang mahalagang ngayon, yung malaman natin kung ano ba ang mga solusyon sa traffic, ano, pareko. Malaman natin kung andyan na yung ating guest. Yes, sir. Hello. Hello, so, sir. Kasama tayo na magtatanong. Pare, ayan. Ay, ito na pala si Susur. Hello, sir. Naririnig niyo ba? Si Sir Edmond Borines, ano? Siya yung author, conceptualist, road safety advocate. Ayan, mabutit may mga ganito tao na may mga advokasya para lamang makatulong sa ating bansa. Sir Edmond, magandang hapon po. Batay muna po kayo. Yes, sir. Magandang hapon sa inyo, Sir Romel, at Sir Felix, at saka sa lahat ng nakikinig ng DCRJ sa program na to, at sa lahat na nanonood ng live streaming. Magandang hapon sa inyo lahat, sir.
Okay, sir. Magandang hapon naman po. At salamat naman. At isa kayo sa ano sa mga may advokasya sa trapiko. Sa ngayon po ba ay kumusta na po ba itong mga pag-aaral niyo rito sa kaugnay sa ating lansangan, Sir Edmond? Okay naman, sir. Sa ngayon ay nagkakaroon ng momentum yung pagpupunta natin dito sa media, which is naniniwala ako sa power ng media na ito ay maipaabot kung saan man natin gusto ipaabot ito. Dahil ang totoo ay napuntahan po ng agencies at nakapagbigay tayo ng sulat, na-meet natin, kung sa hindi pa ho umuusad o hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na mapakinggan itong ating concepts na mga proposals, concepts and ideas. Ano po ba itong mga ideas niyo o ngayon sa para sa ating lansangan? Napaka sakali po ito'y makatulong at makopya ng ating mga mambabatas at maisama sa ating batas ang ating local government, ang ating mga barangay, pwedeng sila na rin na magpatupad dito sa inyong advokasyang ito. Okay, sir. Bali itong aking mga concepts and ideas ay ito yung bali magsusolve ng ating mga core problems at saka mga compounded problems na nagkapatong-patong. Bali ito po siya ang bali kapartner ng proyekto ng ating gobyerno na build. So habang nagagawa nitong build, maganda sana ito, bali kasabay niya, dahil siya itong magsusolve ng mga tinatawag na mga core problems at saka compounded problems. Katulad ng mga drivers, katulad ng mga pedestrians ang commuters, katulad sa ating parking, katulad sa mga tinatawag na illegal parking. Ito po ang solusyon dito at ginagamitan po ito ng technology at saka structure recognizable approach po. Na itong mga ideas and solutions ay hindi pa po ginagamit simula pa noon hanggang ngayon. Ano-ano po ba ito, sir? Okay, magbibigay ako ng isa example, yung tinatawag po na illegal parking. Illegal parking ang makikita naman natin, illegal parking po, makikita po natin sa mga barangay areas. Barangay areas, ang mga sasakay at talagang pangalawa, ay hindi sa ayos ng pagpapapark nila at padagdag hanggat dadating ang oras ay yung mga sasakyan ng mga pang-emergency ay hindi na makakapasok. So ito ang susolusyonan niya. Bali, since ang gagawin kasi dito sa concept na to ay magkakaroon ng tinatawag na consensus ang ating LGU. Pagkatapos pagkaroon ng consensus, gagawa sila ng mga guidelines at ito ang ibibigay sa mga barangay kapitan. So ganito po ang maging mangyayari dito. Yung kapitan ang sa guidelines niya ay sasabihin doon sa kapitan na simula ngayong araw bilangin mo ang sasakyan. Halimbawa, sabihin ng kapitan, okay, meron akong 100 na sasakyan. Bukas wala nang pwedeng bumili ng sasakyan na magdadagdag na magiging 101, kundi 100 lang muna 'yan. Pagkatapos niyan, yung mga parking ay lalagyan ni kapitan ng mga boxes na yun ang magiging permanent na parking ng mga sasakyan. At yung plate number ng sasakyan ay ilalagay sa simento. So, bali, yun ang kanyang parking. Ngayon, itong mga sasakyan na nandyan na 100, halimbawa 100 ang bilang, ay magkakaroon ng proper generating income ang gobyerno. Per month, sila ay magbabayad sa gobyerno. Ngayon, dito na po mag-uumpisa yung itsura ng concept na to. Kung halimbawa yung isang may-ari na sasakyan ay nailipat sa Cebu o kung saan klaseng lugar, yun ay buburahin ni kapitan yung kanyang parking at wala nang pwedeng mag-park pa dyan. Bakit? Dahil ang focus natin ay to clear up the barangay. Pagdating ng ilang buwan, meron naman ibinenta, meron inilipat, o kung ano man ang nangyari sa sasakyan, lahat ng sasakyan na umalis na ay buburahin na yan. Sir Edmond,
Hanggang, sir Edmond. Yes, sir. Yes. Hi, this is RJ. It's coming. The biggest RJ Guitar Center sale of the year. The legendary 3-day RJ birthday sale. Friday, June 4, Saturday, June 5, Sunday, June 6. This is your chance to buy your dream guitar, ukulele, drums, percussion, keyboards, amplifiers, strings, cables, accessories, mic stands. All the items in all our 10 stores are on sale. Same discount apply to online sales. 10 a.m. to 12 noon, 20% off. 12:01 p.m. to 2 p.m., 30% off. 2 p.m. to 5 p.m., 40% off. Now listen to this. 1 hour before mall closing, 50% off on all the items except Taylor Guitars, 10%. Strictly no reservations. Cash, credit cards, Paymaya, Home Credit, and GCash are accepted. Our branches are located in SM Mall of Asia, SM Mega Mall, SM Fairview, Market Market Taguig, SM Dasmariñas Cavite, Glorieta 2 Makati, SM North Edsa, SM Sukat, Festival Mall Alabang, and SM City Lipa. For inquiries, call our hotline 0977-812-1186. You can view all our items at Shopee and Lazada or our Facebook page, RJ Guitar Center. I may be getting older, but my guitars are getting younger. So enjoy the discounts on my birthday sale. 3 days. June 4 Friday, June 5 Saturday, June 6 Sunday. Get ready. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 118886, Series of 2021. Okay, ayan na. Medyo nawalan daw po ng signal. Kaya, okay na ulit, paring Romel. Okay na ulit. Ayan, oo, nawala. Si Sir Edmond pa, andyan pa? Okay, pero mag-interrupt lang muna ako, paring Romel, ha? Sa kwento ka namin ninyong dalawa ni Mr. Borinis. Yes, sir. Kasi ongoing pa rin nga pala yung sinasagawang press conference ngayon dito pa rin sa bahagi ng Amalolos, Bulacan at sa katunayan, yung mga tinatanong sa ating mga kababan ng ating mga kasamang mamamayag ay may kaugnayan dun sa 10,000 ayuda. At syempre ngayon, yung vaccination program. Kasi napaka-importante nito, yung vaccination na halos hindi na pagtutunan itong malaking pansin eh. So ito yung isang sinasagot ngayon itong si House Speaker Alan Peter Cayetano. Pero mamaya sabi ko nga, katulad ng binabanggit ko, ihingi ng paumanhin sa inyong dalawa mamaya-maya. Kapag dumating na sa punto na ako yung magtatanong, kasi isasabay ko na rin yung pagtatanong. Dito sa rin mo, okay, back to you, parang Romel. Ha? At mamaya-maya, sasali ako sa inyo. Okay, oh, sige. Ayan na... Ano, paumanhin na si Redmond at nawalan tayo ng internet daw sa ano, ha? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ganyan talaga ang ating sistema ng internet. Isa pa isa ito sa dapat kung kayo may advocate, cognize sa traffic. Itong internet, dapat meron din tayo. Ha? Talaga yes, sobra na yun. Sobra ng parusa rin minsan. Ha? Dapat kasabay ito na ayusin talaga. Internet, very important na talaga sa atin. Lalo na ngayon, yung education natin, bumabatay sa internet. Ano po? Okay? Sige, yes, na muna yan. At baka maanuhan natin yung ano. Malampasan natin, ano? At yes. Ano po? Yung tanong mo kanina. Okay. Yung tanong ko kanina, sabi niyo nga po, ay mag-allocate po ng mga, ano, mag-allocate ng mga bangketa para doon at lalagyan ng plate number para sa kanila yon. Gagamitin na yes, muna sir. Nila yon. Pero sabi ko nga po, maliliit na ang ating bangketa at pinalalawak nga po yan. At pinagbabawal na talaga yung mga ano, bagamat yung iba ay nagpapatupad, yung iba naman ay hindi. Parang ningas kukong yes, lamang. So yes, yun po, okay. Paano mangyayari at magagamit yung bangketa na gano'n samantalang italagang pinagbabawal yan? Okay, ganito sir. Bali yung concept na to ay, kung tinatawag ko rin dito, ay win-win solution. Yung kaya ko sinabi kanina na bibilangin ni Kapitan itong araw na to kung iilan ang sasakyan sa barangay niya na kinabukasan ay hindi na pwede magdagdag na may mag-park dito sa bangketa. Ang gagawin kasi niyan, bali kasi batas na yan eh. Ang gagawin diyan, halimbawa may isang tao na gustong bumili ng sasakyan, kailangan na simula bukas
kailangan ay meron na siyang parking sa bahay niya. Mm-hmm. Yun ang magiging policy. Kasi ang yung nasa batas kasi ay simula ngayong araw na to, biniling ng kapitan, 100 lang. Ngayon, kung yeah. gusto mo bumili ng sasakyan, kailangan gumawa ka ng paraan na yung bahay mo ay gawan mo ng garahe. Dahil itong project natin ngayon ay magki-clear tayo ng tinatawag ng ating lansangan through pag-i-eliminate by time. Halimbawa, yung sasabi ko nga na aalis, pwede na masisira, na hindi na maandar, yun ang gagawin ng kapitan na buburahin na yung mga ano diyan, yung mga tinatawag na boxes na ilalagay ni kapitan. Na pagdating ng oras, 3 to 10 years, makikita natin ang kakaiba. Ngayon, ibig ko sabihin, lahat ng gustong bumili ng sasakyan simula bukas, kailangan meron na talaga siyang garahe at hindi siya pwede mag-park dyan. Ngayon, sasabihin at papasunod ito. Yung mga concepts ko, sir, ay meron tinatawag siyang consistency, continuity. Ibig sabihin, meron pa akong isang concept na kung hindi sumunod si kapitan o dadaanin niya sa palakasan, meron ako isang concept dito na tinatawag na sa Patriot. Itong Patriot na kasi, gagamit tayo ng mobile application. Mobile application, computer, na meron siyang server. Itong server na to ay siya ang tatanggap ng mga nagre-report ng mga taga dyan sa barangay. Halimbawa, si Kapitan Malakas, nagpa-park ng pamangkin, bumili ng bago, hindi sumunod. Meron tayong mobile application na i-download ng general public na yun ay pwede niyang kuhanan ng video, makikita yung plate number na hindi pala walang box o nakapark sa ibang parking, na pag binidyohan yan at isi-send doon sa server, at ang server na ang bahala magpadala ng ticket papunta sa may-ari ng sasakyan. So ibig sabihin dito sa concept na to sa illegal parking ay wala nang palakasan dito at hindi rin malalaman kung sino ang kumuha ng video na yon. So maiiwasan ang gulo. Okay. Ayan, so yung ito po bang anong yun, sir? Itong inyong proposal na ito, itong sinasabi niyo ito, nakalibro na ito at available ang libro niyo? Sir, itong libro na po to ay ipinarehistro ko lang to, pero hindi po ito binebenta at hindi ko rin po ito i-donate. Ang gagawin ko lang dito ay free for government usage. Okay. Gusto ko lang kasi yung mga concepts niya ay matatama ng paggamit na hindi rin siya mapapasama, magiging problema pagdating ng oras. Ibig ko sabihin, kasi marami siyang concept, sir. Bali, meron siyang sa technology, meron siyang tinatawag na structure recognizable approach, na yun ang dapat gawin na, kasi sabi ko nga, may connectivity siya bawat isa dyan. Ibig ko sabihin, kung hindi ka man tamaan sa liig, bandang huli sa ulo ka natatamaan. Ibig sabihin, talagang gradually, mawawala ang problema natin. Oh, ito, sir, talagang... Ito tayo ngayon sa, no, sa DCRJ at sa Radyo Bandido TV. Sir, alamin lang namin, matatapos na po yung sesyon, mag-adjourn na naman. Pero hanggang ngayon, wala pang naipapasa. Wait lang, sir, Edmond. Tug na ipong sayuda. Kita akan
Question po. Reaction lang po kasi sabi nga, ang daming namibigay ng ayuda katulad yun, namibigay ng ayuda voluntarily. Ang gobyerno, ang daming programa. Like for example, yung programa, kampanya laban sa illegal na droga. Pero hindi natin may kakailan. Yung nahuli dati, gramo-gramo ngayon, kilo-kilo. Sa kabila ng maigpit na kampanya, reaction po. Babalik ko sa'yo, parang Romel, balik ko sa'yo. At patuloy pa rin yung ginagawang pagsigot ng si Congressman. Balik ko sa'yo. Medyo mahina yung internet yata, pare. Okay. Aha. Ayan, so, matutuloy kami ni Sir Edmond. Huwag niya sa ang pinag-uusapan. Yes.
Oh, sa Redmond. Pasensya na. Talagang may ano lang kasi doon, may press con, madalang matagpuan nyo, kaya kinuha na rin yung oras. Ayun. Yep, okay. Important. Andiyan pa ba kayo, si Redmond? Importante. Andito pa, sir. Narinig mo ako? Andito pa ako. O, tuloy tayo. Okay. At ayun, gusto ko lamang sabihin yung tawag na sabi nyo sa mga para-barangay, ano? Eto, medyo mahirap sapagkat yung barangay natin, minsan daming bahay sa loob, pero may mga sasakyan din sa labas. Eh, kulang na kulang talaga ang parking para sa mga ito. At talagang yan ang dapat pag-aralan. So siguro yes, yung inyong kalaman ang magkamit yan. Oo. Oh, pwedeng subukan 'to. Kasi ang ano lang naman kasi dito, meron siyang win-win solution. Hindi naman yung may mga sasakyan ay itataboy. Hindi katulad yung ginagawa na 'yon na pupunta sila diyan, magta-clamping, magto-towing. So, saan mo dadalhin yung sasakyan mo pagkatapos 'yan? So kailangan talaga ng win-win solution. Dahil ang problema na 'yan ay hindi lang problema ng mga may-ari ng sasakyan. Yan ay problema rin yan ng gobyerno noon na pinabayaan, gumawa ng batas, tapos hindi naman ini-implement, hindi naman supervise. So, ganun ang nangyari. Oo. So, ngayon, bigyan natin sila ng win-win solution. Okay, ngayon, meron kang sasakyan. Hanggat nandyan ang sasakyan mo ngayon, dyan ka magpa-park. Pero meron kang bayad sa gobyerno. Pero, pag ang sasakyan mo ay nasira, nabenta mo, hindi ka na pwede magsasakyan kung dito mo lang sa bangketa ipapark. Sirain mo yung garahe, ay yung sala, gawin mong garahe, yung pwede ka magsasakyan. So lumalabas dito, habang dumadaan ang panahon, ay dahan-dahan nawawala ang sasakyan sa roadside dito sa barangay. Okay. Tama po, tama. Pero kung ako po, kung ako mag-iisipan po, ang aking ano rin yan, nagkausap na rin lang tayo sa ganyan, eh siyempre, baka sakaling yung akin namang iniisip, eh magamit din, ano po? Yung pang maggawa ng building at pagpahan ng parking, dapat ang mga local mag-programa ng ganon sa isang lugar na maluwag, may mga lupa na nakatenga pa, piliin kung hindi naman ginagamit. Lagyan ng parking, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 floors. Something like that. Yes, at palagay ko yan ay malaking tulong. Kahit na siguro, maglakad lang muna sila, malayo-layo sa kanila, pero masecured yung kanilang sasakyan doon, lalo na't may guardia yung building. So doon na lang sila babayad siguro ng monthly para maluwagan lansangan. Yes, pwede. Yes, sir. Pwede yan. Pwede yan. Combination ng mga ganyang klaseng programa. Kasi long term naman siya, gagawin pa siya ilang palapag, gagabutin siguro yes, isang taon yan. So, pansamantala, itong concept naman na to ay hindi ka naman gagasto dito. Nandyan naman ang mga officialist natin para mag-implement yan sa mga barangays. So, bakit hindi gawin? Dahil naman, kikita naman din ang gobyerno dyan sa monthly na sasakyan. Imagine mo yan, ilan ang mga sasakyan na nakapark na walang man lang tinatawag natin na bayad. Samantala, kung magbabayad, mababantayan naman din yan ng mga barangay tanod dahil meron na silang allowance. So, habang tumatakbo ang panahon, isa-isang nawawala ang sasakyan, pagkatapos gumagawa ng sinasabi niyong building na 5 stories, nabibigyan ng solusyon. Kasi meron naman sir mga ganyan eh, yung project ng mga PPP project, ano? Yung partnership. Di ba? Yes sir, oo. Yung mga, anong sinasabi niyo? Yung build with build? Yung PPP, yung partnership, private partnership. Yes sir. Meron nga ho yan sa probinsya, sa bandang Ormoc.
Yung kanilang LGU doon, meron silang project doon na gagawa sila ng 5-story na car park sa Ormoc City. So which is good, magandang ano yun, magandang sa example yun, katulad ng sinabi niyo. So ang LGU doon ay nag-aayos ng kanilang parking doon, at the same time gumagawa sila. Long time, long term planning na tinatawag na building na parking talaga. So ibig sabihin, maayos ang kanilang city. So yun po, yun ang maganda yun. Napapag-usapan din natin ito at siyempre, marami kayo siguro. Malaman nga namin kung ano-ano yung mga daladala nyo dyan na pwedeng maging programa o magamit para talaga dito sa ating sitwasyon. Sapagkat sa mga probinsya ngayon, talagang sobra na rin ang traffic. Hindi lang, ewan ko yung EDSA, hindi na nakakarating sa EDSA eh. Ah, dahil nagkaroon na tayo ng diretso, meron na tayong connection ng south to north. Ah, so sabi nila, baka ang EDSA daw ay talagang lumuwag na. Ewan ko lang ngayon, hindi kasi ako nakakalabas ng EDSA. Yung gusto ko, ako mismo nakakakita. Pero siguro kayo, napapansin nyo naman. Medyo sir, nag-iba na rin ang EDSA. Yung katarosin nila, maganda. O nakita ko maganda ng ano. At saka wala naman yung mga bus. Wala naman yung mga bus ngayon eh. Nandito na sa inner sir. Hindi na dito sir sa left. Nasa gitna na sila. So, talagang mababawasan ah. Mababawasan. Ang ano lang dyan, sana kinausap nila yung may-ari ng mga bus na yung sakayan ay palitan na ng pintuan, ilagay na sa kabila. Oo, para sa safety rin ng mga passengers. Oo, kasi dito sa kabila, sa kabila may mas maraming disgrasya na mangyayari diyan. Samantala kung dito sa kabila ilipat nila yung ano, yung mga pintuan, mas safer na. Pero ano naman kaya sir, ano, dahil ang ginagawa lang noon siyempre yung mga sumasakay sa gitna. Paano kaya kung ibalik yung dati nasa tabi na rin at doon lamang sa mga ano magtalaga lang ng mga big na malalaking bus stop at doon na lang sila pumasok tapos balik uli sila sa kanilang talagang linya. Hindi yung lahat ng bus stop kaya nagkaka-traffic yung nakaraan ng lumabas lahat ng bus. Yes sir, ang ano nga lang diyan, ang problema ho sa atin pag ginanyan 'yan. Ang mga drivers natin ay hindi pa responsible drivers. 'Yun ang problema diyan. Wala silang pakialam yung sa safety, yung sa rules of the road, hindi na sinusunod. So ang mangyayari kung babalik sa original, ganun pa rin magiging mas lalong ano 'yan. Ganun pa rin ang problema noon. Samantala ngayon, nandito na sila sa gitna, meron na sila talagang dinadaanan, hindi na pwede mag-overtake. So, talagang okay yan dyan. Pero may nakikita ko ako dyan, sir, dito sa Bago, na what if meron masirang bus dahil yung mga concrete barriers ay magkakatabi-tabi. So, ibig sabihin, kung may masirang sasakyan, talagang hihinto lahat ng sasakyan na nasa likod. Dahil ang barrier nila, si may concrete. Yes, sir. At saka magkakatabit. Ang suggestion ko dyan, kung mga ano lang, ay bigyan nila ng allowance, kahit tag 500 meters siguro, magbigay sila ng parang exit ba, yung bibigyan lang ng allowance sa yung sasakyan, pwede na itulak na makalabas para yung sira, makalabas dito sa labas, tapos makakadiretso na yung mga bus. Ayun. So maraming maaabala pagka hindi ganun ang ginawa. Yes sir, maraming maaabala niyan. Kasi walang overtake sir. So hindi ko nga lang alam sir kung anong nangyayari kasi basta lamang makapag-project. Hindi iniisip yung ano. So maganda nga yung mga suggestion yung ganyan, yung mga iniisip yung ganyan na maibahagi. At baka sakaling maisip din nila.
Eh, minsan kasi, ang mga namumuno natin, nagpa-project na lang. Basta makapag-project, at least may project ako. Ha? Mga ganun. Ayun, tulad, oh, tulad sir na ano, ha? Tulad sir sa Manila. Ha? May project sila dun, di ba? Ika-clock nila talaga yung mga sasakyan. Di ba? Yes, sir. Yep. O, pero ang dapat talaga, eh meron silang, isa nilalagay yung mga sasakyan. Dapat meron sila talagang paglalagyan ng sasakyan. Hindi yung clamp na lang ng clamp. Diba? Eh, hindi na siya. Parang na nakikita ko si, nakikita ko sir dito, parang naghahanap buhay na lamang itong ano eh. Parang may income na lamang itong City of Manila sa mga ginagawa. Ayun. Pero pwede magawa niya ng win-win solution, sir. Ayan, yan nga, sir. Yan ang isang dapat anuhan. Isang dapat na pagkunay nga doon sa inyong mga programa, sa inyong mga adala-dalang proposal. Yes, sir. Marami yan sila, sir. Kumbaga, titignan natin. Itong mga concepts ko ay, bali, kung titignan mo, para siyang hindi nagagalawin ang hindi na naman tayo pwede mag-extend ng mga daanan. Oo. So dito na lang siya, yung concept niya ay titingnan na lang, gagawin na lang kung ano ang dapat diyan. Kasi katulad yung tinatawag natin na roadside parking, sir. Roadside parking. Ang roadside parking natin, kung tutuusin 'yan, aayusin 'yan, magiging isang proper generating income 'yan. Gagamit tayo din dito ng technology na tinatawag natin na mobile application. Yung mobile application na yan, ang kinagandahan dito, sir, ay yung income talaga ng city ay almost 100% ang makukuha ng gobyerno dito. Dahil computer na ang magdadala. Magkakaroon ng tamang parking attendant, tapos karoon na siya ng mga parking slots. Tapos computer na lang din, halimbawa pagdating ko, lalapit sa akin ang tao, tapos kukunin ang cellphone number ko, tapos ibigyan ka lang ng papel, tapos aalis ka, tapos 2 hours ang limit ng parking. Bago mag 2 hours, ang computer, papadala na lang yung may-ari ng sakyan na, sir, meron kang 15 minutes, mag-i-expire na. Sa cellphone na lang, sir. Oo, sa cellphone na lang. Ngayon, siyempre, bago magtapos ang 2 hours, pupunta na si may-ari at aalis na siya. Ganon kaganda yan siya. So, ibig sabihin, pwede naman mag-extend. Hindi na pwede mag-extend dahil ang purpose natin dito ay magkaroon ng equal sharing ng mga magpa-partners. Ah, okay. Yan. Pero mahaba na rin yung 2 oras, no? Oh, 2 hours, okay na. Ngayon, kung manunood ka ng sine, mag-park ka na sa Juan. Mag-park ka na sa department store. Pero kung mag-ayos ka lang ng, bibili ka lang ng kung ano-ano, kasi marami namang ganyan. Magpapatype ka lang, pwede yun. Ang mangyayari kasi, sir, halimbawa sa isang lugar, example na lang, dito lang sa Ermita, sabihin natin, around Ermita, ilan ang magiging proper na parking dyan? Sabihin natin, 500. 500 na bibigyan ng 2 oras. Pero sa 2 oras na yan, merong aalis, not 1 hour, aalis na. Yes, so, merong mga 30 minutes lang, maalis 30 na. 30 minutes, aalis na. Okay, ibigay natin na maximum na lang. Every 2 hours, may 500 na sakyan na aalis. Meron uli ibang 500 na papasok dyan. So kung titignan natin, ang congestion mababawasan. Bakit? Example na lang ako. Nagpupunta ako ng Robinsons, gagawala ako ng mga sabihin natin 1 hour, hindi na ako aakit sa taas, iikot lang ako, maghahanap ako ng parking. Sa roadside parking. Ngayon, ilan kaming gumagawa niyan, nagbabaka sakali na makahanap ng park? Hindi lang ako, alam ko, marami kami niyan. Yes. Tapos, nandiyan pa yung mga jeep, nandiyan pa yung mga transient, dumaan lang sa daanan na yan. So, kaya nagkakaroon siya ng parking, ng congestion. So, kung magkakaroon tayo ng proper parking sa roadside, malaking tulong ito, magbabawas ito ng tinatawag natin ng congestion sa isang lugar.
Okay. Yes, sir. So, may bahagi ko lang, sir, ano, kasi na-observe ko sa, tulad nga na sinabi mo kanina, ay income generated, income ng city. Sa Divisoria kasi, ang daming parking attendant doon, pag parking mo doon, pagka-park na pagka-park mo, babayad ka ng 60 pesos, walang resibo. Yes, sir. Pwede ba? Yeah. Well, eh, meron, sa tulad ng sinabi mo kanina, merong madali lamang, merong matagal. Walang resibo yan, so saan na pupunta yan? So di yes, may sindikato. May pinupuntahan. Yeah, so sindikato. Sindikato yun yung mga gano'n. So alam yun. Alam yun ang mga nakakaalam. So, yun yan. So yun lang ano dyan. So yung concept na to ay malaking tulong at magkakaroon siya ng proper generating income ng gobyerno. Mm-hmm. At saka magiging proper din ang parking. Imagine mo yan, 500 na parking slots sa isang araw. Talagang buong pupunta sa kaban ang pera niyan. At saka yung congestion talaga mag-iiba. Mababawasan talaga yan. Talaga mababawasan yan. Kasi yung iba hindi na paikot-ikot. Eh. Sir, at tayo ano, meron na tayong 48 minuto makalipas ang ika-3 ng hapon. At hanggang alas 4 lang tayo rito. So, medyo wala pa tayong masyadong ano, dahil talaga napapag-usapan lang naman natin. Ano. Pwede bang yung mga nakalagay niyong concept dyan, pwedeng pakibasa niyo isa-isa? Okay. Itong doable. Ay. Oh, may tatanong sana ako kay Mr. Borines. Okay, sige nga. Kasi ang ganda ng konsepto ng binabanggit niya. Kaya lang, ang pinupunto natin dito, pagdating sa punto ng suporta sa local government unit, o kaya naman ay pagsuporta ng kahit mga mall owners at iba pa mga establishment, tipo ang kinakailangan dito yung recognition at pagkilala ng local na pamahalan o di kaya ng mga establishment. So, meron bang inisiyatibang ginawa sina Mr. Borines na i-introduce yung kanilang proposal? Okay. Yes, sir. Bali nangyari dito, ginawa na namin to. Noong 2016 kasi nagawa yung libro. Bago mag-2017, nakapag-meeting kami sa DOTR at nakausap namin si Undersecretary Mark De Leon at saka yung si Attorney Tuazon at Chief of Staff yata ni Sir Tugadi. At hindi, meron dalawang meeting pero wala na sila doon. So nakita ko na sabi ko parang walang mangyayari to. So ang kasunod dyan, sir, ay nakapagsulat kami sa mga senators at wala rin reply. So nagpunta rin ako dito sa LG Manila. Pasahan lang ho kami papunta EPB, mayor, hanggat mapudpudala yung sapatos mo, walang nangyari. So nakita ko, sir, na sabi ko, palagay ko, ang kailangan dito ay doon talaga sa pinakataas. Kaya nga, bali naisip ko, sabi ko, mag-try tayo na lang ng kahit makiusap lang tayo sa media, dito na lang muna tayo sa libre dahil ang totoo niyan, sir, ay personal ko ng pera ang ginagasto ko dito. So, nakikiusap na lang kami na tulungan na at least dalhin ito sa taas dahil alam ko na gusto niya ng pagbabago kung anong problema na hindi nagagawa. Dahil ang concept sa to ay hindi ito gagasto ng million, sir. Doable and simple po ito. Kailangan lang dito ng political will. So, ito nga, kaya nga sinasabi ko dito, maganda ito. Kaya ako nga po tinanong yun, Mr. Borines. Kasi unang-una, ang napakaganda ng konsepto, napakaganda ng programa. Ang problema lang, kapag hindi talaga sinuportahan kung maging ang DOTR o maging ang local government unit. Kasi ang issue niyan meron tayong pagkakataon sana na makakreate ng additional fund favorable sa gobyerno. Kasi may isa sa ayos natin yung sistema ng pagpaparking. May lalagay sa tamang sistema, mawala yung mga nakaharang. Ang problema, kapag maniningil ka na, ay doon na papasok ang pakikialam ngayon ng local government o kaya national government. Kasi sasabihin, saan mo tinadala yung mga kinukolekta mo riyan? Pinakikinabangan mo, pinagawa ng DPWH yung mga kalsada na yan, paparkingan mo lang. Eh, siyempre, ang tatanungin dyan,
paano yung sistema ng singilan at paano yung pakinabang and power of the government. So siguro talaga pinakamaganda talaga rin ay subukan yung maglabi, umanap ng isang congressman na po pwedeng ilabi yung inyong panukala para sa ganun. Kasi ang nakikita ko eh, sa ganda ng programa niya, hindi naman tatanggihan ng mga congressman niya. Nang kailangan lang talaga eh, legislation. Kasi without legislation, kasi kailangan talaga magkaroon ng isang batas na susuporta o tutugon dun sa, para ba i-implement din nyo yung ganyang kagandang programa o plano. Kaya lalapitan nyo ngayon na si Redmond, si Paring Felix dahil sa Congress siya naka-assign. Malaking may tutulong sa niya para mahilabi sa mga congressman yung inyong mga programa. Kaya lang po, kami hihingi na muna sa inyo ng ano, medyo magpapaalam na tayo at medyo konti. Pero sa ibang araw po, pwede naman tayo mag-usap para dyan. At alam ko naman na yung kailangan ng ating bansa ang may kaugnayan sa trapiko. Sir? Yes sir, totoo yan. Totoo yan. Maraming salamat. Kung tutusin naman, makikita naman natin 2018, 3.5 billion ang nawawala sa ating economy. Huwag mo natin masyadong pataasan ito, mas lalo tayong nahihirapan, tayo mas lalong mga tao, ang bansa natin ay lalong mahihirapan. 5.5 billion 2035, yun ang approximate na mawawala sa atin araw-araw. So meron tayong konsepto na ganito, simple, doable, bakit hindi natin pakinggan? Huwag na natin masyadong tingnan kung sino si Edmond Burines. Nagkataon lang, meron lang akong talent. Yun lang. Tignan na lang natin. Yun na lang ang ano dyan. Dahil maganda talaga ito, sir. Maganda ito. Okay, thank you, sir. Maraming salamat, Peter Burines. Sige po, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon. Ayan, okay. Napakaganda niyan paring Romel. Sabi ko, additional income pa sa paborable sa gobyerno 'yan eh. Ang bilis lang ng ating oras, pare. Tema natin. Oo. Ilang minuto pa tayo, paring Romel? Aba, tapos na tayo. Isang minuto na lamang, isang minuto. Aba, ako yung magpapasalamat muna ng marami sa inyo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay hanggang mamaya po. Alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Reporter's Hour. Maraming salamat paring Romel at sa lahat ng mga taga-subaybay. Kita tayo mamaya. Oh, babae. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig at ayun, nagpapasalamat din tayo dito sa ating meron tayong isang kaibigan na tumutugay-gay at bumabati ng magandang hapon si Ma'am Teresa Dumiguez. So at saka si Angel at Chesa, ayun, nanonood dalawa. At sa ibang ano, sa TV kasi nanonood yung iba, ano, hindi dito. Kaya maraming salamat po, Sir Edmond. At minsan po, magkita ulit tayo. Ayan. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig at sa ating kay Boss Adia Cinto, kay Ma'am Andy De La Cruz at kay Ma'am Bea Cinto. So mamaya po, antabayan nyo at babalik kami muli sa programang Reporters Hour pa rin pang alas 5 at pang Biyernes na edisyon. Sama ko pa rin si Paren Felix. Ang ko ng nagaganap sa ating buhay ay may kalaman ng makapangyarihan ng Diyos. Kaya manalig mo ng palataya at umasa sa ating Diyos. So, Romel Madrigal, bye-bye po. The views and comments of the host